Ipinagdiriwang ngayong Setyembre ang National Teachers Month. Kaugnay nito, isang virtual blackboard ang inilunsad ng pamahalaan kung saan mapapasalamatan ng publiko ang kanilang mga guro. Nagbabalik si Bam Alegre. Minsan, hindi nabibilang ng anumang grade o nasusukat ng anumang exam ang mga sakripisyong binubuhos nila sir at ma'am. Kaya ngayong National Teachers Month, may pagkakataon ang bawat mag-aaral na magpasalamat. Inilunsad ang pamahalaan ng isang virtual blackboard sa website na myteachermyhero.ph. Dito, pwedeng mag-iwan ng mga mensahe ang sino man para sa kanilang mga paboritong guro. Pwedeng gumawa sila ng poem for the teachers. Pwede sila mag-send ng virtual card, no? Para lang pasalamatan natin yung mga guro. Kasi importante yung mga guro sa buhay natin eh. Hindi tayo ngayon nandito kung wala yung mga guro, no? Sa isang social experiment, pinasulat natin sa mga estudyante ang mga katangian ng kanilang paboritong guro. Isto lamang thesaurus ang naipong listahan ng mga estudyante. Lahat ng mga salitang ito, nag-uumapaw sa pagpapahalaga. Doon po kami natutong magsulat, magbasa. Laging pumapasok araw-araw. May pasensya tas na magturo. We're thankful because we are appreciated by our students. Ay pinakikita ng mga bata yung pagod na ginawa namin sa kanila. Nilagdaan ni Pangulong Aquino ang Proclamation number 242 na nagtatakda sa September 5 hanggang October 5 bilang National Teachers Month. Sa natatanging buwan na ito, may hiling kaya ang ilan sa ating mga teacher? Dapat yung unahin bigyan pansin yung bilang ng mga estudyante sa loob ng classroom. Mas gusto kong unahin ng gobyerno yung pagpapaganda ng mga eskwelahan, lalo-lalo na yung mga pampublikong paaralan. Ayon sa DepEd, may 583,812 na mga public school teachers sa buong Pilipinas. Ayon sa DepEd, wala raw shortage ngayon ng mga public school teacher. Sinisigap naman daw ng ahensya na tugunan ang mga pangangailangan ng mga guro. Tuloy natin na hinahasa yung mga guro sa pagpapatupad ng K-12. No? Kung maalala mo, as early as 2011, nagsimula tayo ng mga training. Bam Alegre, GMA News.